Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Sana usigin ang konsensya niya ang sinumang taong nanakit sa lolo niyo. Nagsidatingan nga itong mga kaibigan ni Don Pepe nagmula sa Cebu at dito naman na sinasalubong at inaasikaso dito ni Annalyn. At dito rin nakausap ni Annalyn na kung gaano kabait pala ang lolo nito sa Cebu. At dahil dito, sinabi ng ali na nakakapanglomo daw ang nangyari dito kay Don Pepe. Pagkatapos nga daw na kidnap ay binugbog pa nga ito at hindi pa nasiyahan ay inihulog pa daw ito sa bangin. At sabi naman ng lalaking matanda na sana raw usigin ng konsensya kung sino man ang taong gumawa nito kay Don Pepe. At masama ang tingin dito kay Zoe. At dito nagreact itong si Zoe na kung bakit sa kanya daw sila nakakatingin. At dito naman na... sinuway ni Annalyn itong si Zoe na dapat hindi niya tratuhin ng ganon ang mga bisita dito ng kanyang lolo Pepe dahil concern lamang ito sa nangyari ng aksidente dito nga kay Don Pepe. At hindi naman mapapakali itong si Zoe na hindi nga siya makaka-attend ng prayer dahil nga sa tinatakot daw siya ni Don Pepe at pinagbibintangan itong si Annalyn na huwag daw takutin at itigil daw ang panggagaya ng boses dito ni Don Pepe. At sabi naman dito ni Annalyn na baka may gustong ipahiwatig at sabihin itong si Don Pepe dito nga kay Zoe kaya nagpaparamdam ito. At wala namang kaalam-alam itong si Annalyn na inuusig na nga ng konsensya itong si Zoe dahil siya nga ang dahilan na kung bakit nakumatos itong si Don Pepe ngayon. Kaya ang plano naman dito ni RJ na itutuloy niya daw ang investigasyon tungkol sa nangyari nga sa kanyang ama at kinakailangan na babigyan daw nila ito ng hostisya at pagbabayarin kung sino mang taong gumawa nito sa ama dito ni RJ dahil hindi na daw ito naawa, talagang binugbog pa daw nila. At dito naman na tinawagan ni Moira itong si Carlos at makipagkita nga raw ito dahil sa nalaman ni Moira at nabalitaan na pinagbibintangan daw itong si Carlos dito ni Giselle na may kinalaman sa nangyari nga ditong carjack arrest itong si Don Pepe dito sa East Ridge. Kaya agad na nagtanong itong si Moira kay Carlos na may ginawa ba daw ito kay Don Pepe at dapat daw ay tinuluyan na niya ito upang hindi na nga ito mabuhay. At dahil dito, sinabi ni Moira na may problema daw sila dahil isa din itong si Carlos na may record din dito sa fingerprint dito ng medical supplies dahil siya nga ang nagdala nito. At dito naman na baka mapapahamak itong si Zoe dahil pinapakuhanan daw ito ng fingerprint dito ni Giselle. At kasalukuyan na nga na sinabi ng police na nagmatch daw di umano ang record ng fingerprint dito ni Zoe sa nakuha nilang ebidensya sa medical supplies doon sa hideout ni Balaja. At dito na sinabi ni Moira kay Carlos na kinakailangan gumawa daw ito ng paraan na sa ganun ay hindi makarating kina RJ at Giselle ang resulta ng fingerprint result. Subalit ay naunahan na nga sila dahil porsigido nga itong si Giselle na pagbayarin kung sino man ang mga taong gumawa sa likod sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe. At wala na nga itong kawala itong si Zoe at itong si Moira nang malaman nga nila na may kinalaman sila at tugma itong resulta dito sa mga kamay ni Zoe ay agad na pinuntahan ito ni RJ at galit na sinugod ito. At sinabihan niya ito na dahil sa kanya ay critical ang lagay ngayon ng kanyang ama at naging comatose at hindi niya ito mapapatawad. At hindi naman makakapaniwala itong si Annalyn sa kanyang mga nalaman na nagawa ni Zoe ang mga ganun. Nagumaya siya sa kanyang ina. Yan ang ating pagkatutukan bukas sa abot kamay na pangarap.